Unahin is muna natin ang molde. Tapos malinis, lagyan na natin ang wax. Upang hindi mahirapan pagbaklas ng produkto natin. Make sure na punasan lahat ng sulok. Next step natin, ito yung ang first coating natin, gel coat. Tapos lagay na natin. Kailangan malagyan lahat ng gel coat ang parte ng molde. Tataas natin malagyan ng gel coat ang ating molde. Maghihintay lang tayo ng mga ilang minuto para tumigas ang ating gel coat. Habang nagpapadigas tayo ng ating gel coat, prepare na natin yung ating mat na gagamitin. Ito yun ang ating gel coat. So, ilagay natin yung ating kinating kanina na mat. Kailangan maganda ang pagkakalatag para hindi mahirap sa pagbabasa ng chemical mamaya. Mix. Make sure na makover natin ang fiber mat lahat ng parte ng molde. Gawin naman natin yung ating pangbasa sa mat na mamaya. Copad, tsaka resin. Haluin lang ng mabuti. Polymer, baka naman. Tapos halu-haluin. Kalahati sa isang palagyan. Marami na magagawa ang isang lata ng resin. Lagay natin ang styling.
halo-halo lang natin ng mabuti. Okay, ganun lang ka simple yung mga ng pambasa natin sa mat. Ready na. A few moments later. Ito yung ginawa natin kanina ng resin at styro na pinaghalo. Add natin ang hardener. Yan. Haloy lang mabuti. Yan, okay na. Haloy ba yung kulay niya? Halong-halo na ito. Okay. Apply na natin ang chemical natin sa fiber mat natin. Sabatay lang natin para mabilis lumapat yung ating mat. Sure na walang bubbles yung ating produkto. Kasi pag may bubbles, magsisira yung gel coat. Pati yung produkto natin. Kailangan medyo madilim yung paghagod mo ng brush para lumabas yung mga bubbles. Yan, okay na. Napakaganda ng ating pinalabas ng ating produkto. Kailangan nating matuyo. A few moments later. Tabasin natin yung mga extra mat. Tapos hintayin lang natin na tumigas na sobra. At ready na natin baklasan ang ating ginawa. Baklasan na natin. Yan, okay na. Napakaganda. Upuan nga po pala yan. At ito yung ating finished product. Thank you.